Good day po sa inyong lahat. Pangulong Duterte, nagpasaring sa ABS-CBN. No franchise will ever be implemented. Kahit bigyan nyo ng libo-libong franchise. Sa pagsisimula nga ng taon ay kanya-kanyang hain ng panukalang batas sina Senate President Tito Soto at Congresswoman Vilma Santos para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Paliwanag ni Soto, tila bumabaraw ang kalidad ng mga programa sa telebisyon pagkawala ng ABS-CBN sa ere. Sa ad ng Senate President, I noticed TV stations have been replacing their news programs with animes. It means competition is absent, and mediocrity is creeping in because of the absence of a strong competitor like ABS-CBN. Matatandaan ay sinusulong din ng mga kaalyado ni House Speaker Lord Alan Velasco ang renewal ng ABS-CBN franchise. Isa sa mga masugid na taga-suporta ng ABS-CBN ay si Congressman Lito Atienza. Kaya sa pinakahuling public address, giniit ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ayusin ng mga negosyante ang mga obligasyon ng mga ito sa gobyerno bago sila mabigyan ng prangkisa. Sa ad ng Pangulo, no franchise will ever be implemented. Maski bigyan mo ng ilang libong franchise, settle your accounts with the government. Wala akong galit. Bayaran mo lang ang gobyerno. Sasaludo ko sa inyo ng 5 beses. Walang binanggit na negosyo o hindi binanggit ni Pangulong Duterte ang ABS-CBN, pero magugunitan ay binasura ng Kongreso ang franchise application ng ABS-CBN noong nakaraang taon. Ilan sa mga naging issue ng mga mabatas sa Kapamilya Network ay ang di umano'y tax avoidance scheme nito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pag hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kakalimutan pindutin ang bell button para ma-notify po namin kayo sa mga bago nating uploads. Mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone!